Hello mga ka-friendship! Welcome back to my channel, Spell Topic Guide. Ang ading na ko si Nera ng Bahrain. Yes po, ako nga po. Magandang umaga, tanghali, gabi at hello world! Yes, nandito po tayo sa ating cooking show naman ngayon guys. So meron akong ibibida sa inyo na napakasarap at swak na swak pa rin sa ating mga budget. Ito ay bistek Tagalog pero tuyo siya. Yes, you heard it right guys. Bistek Tagalog na tuyo. So lahat ng mga recipe may kita nyo po sa description box below at sa end of the video. Luto na tayo! Hi friendship! Nagbabalik po si Bell Topic Guide, ang adik na ko si Nera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you! Hello mga ka-friendship! Welcome back to my channel again! This is Bell Topic Guide. Ang adik na ko si Nera ng Bahrain. Yes po, ako nga po. So babatiin ko po ulit kayo ng magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo mga ka-friendship at welcome back again sa ating channel. So today, ito po ang ating lunch. Today, ito po ay bistek Tagalog na tuyo. So, lahat po ng mga ingredients, guys, may kita nyo po sa description box below at sa end of the video. So, ito na po ang ating meat. Boneless po siya. Beef po ang ating gagamitin. Kasi pwede naman po tayong gumamit ng pork or ng chicken. Pero hindi kasi kami kumakain ng pork, guys. So, I prepare beef. So, marinate natin sa apple cider vinegar. Kung wala naman po kayo apple cider vinegar, pwede pong lemon or vinegar po. 1 tablespoon at 1 tablespoon din po na toyo at pepper at chili powder. So, nakita nyo naman, maghihiwa po tayo ng ating garlic. At kailangan din po natin ng sibuyas. Maraming sibuyas po kasi nga po bistik to. Yan. So, ang gagawin po natin guys, papakulan din po natin yung ating beef. Alisin lang po natin first yung balat ng sibuyas kasi ipipito natin po siya kasama ang ating patatas at ang ating bawang. Yan, ganyan po. So, hatiin lang po natin yan, nahiwain po natin yan. At pagkatapos po niyan ay i-boil po natin ang ating baka para po lumambot at saka po pag malambot na po siya, pwede na po natin siyang i-stir fry na tuyo po. Yes po, meron po kasi kaming recipe ng mga Tagalog na yung bistik po ginagawa po talagang tuyo. So, ito na po ang suggestion para po makita ko ang aking recipe. So, stay tuned po guys! So, ayan guys, sa isang pot, maglagay lang tayo ng konting mantika. Tapos, ilalagay natin yung half ng ating sibuyas sa ating medyo mainit na mantika. Tapos, haluin lang po natin yan. At pagkatapos po na medyo maging translucent ng ating sibuyas, pwede na po natin ilagay ang ating na-marinate na overnight. Siguro, mas maganda guys kung overnight yung na-marinate yung beef. Kung hindi naman guys, kahit na 4 hours or 1 hour, at least 1 hour. So, para manuot yung lasa niya sa beef. Pero kung overnight or 4 hours, much better guys. So, ayan guys. So, medyo natutusta na yung ating sibuyas. At this point, pwede na natin ilagay ang ating na-marinate na beef sa vinegar at saka sa toyo. So, igisa lang natin siya yan guys. At pagkatapos niyan, lagyan natin ng tubig at hayaan natin na kumulo siguro 1 hour and a half up to 2 hours. At kung pag nakita natin na malambot na yung beef, lagyan na pwede na natin hiwain. So, lagyan natin ng tubig tsaka yung pinagpakuluan. Lagyan natin ng tubig yan guys at pakuluin lang natin siya ng 1 hour to 2 hours depende po kung gaano kakunat ang ating beef. So, kapag medyo malambot na ang ating beef, guys, ayan, pinapakita ko sa inyo, ay kakat natin siya into bite-sized pieces para maging okay, di ba, guys, sa kapag ninunguya natin. Ayan, sa malambot na siya, guys. Kung nakikita nyo, yung kutsilyo, nahihiwa na siya. Malambot na siya. At pagkatapos din, guys, iset aside natin yan.
At pagkatapos na mahiwa natin, pupusin tayo sa another step, guys. Yung ipapay natin ng ating remaining bawang, tsaka yung sibuyas, at tsaka yung patata. So, tapusin lang natin ng paghiwa nito, guys. At see you in my next video para mapakita ko sa inyo ang second step para igisa natin ang ating sibuyas, bawang, tsaka yung patatas na remaining ingredients. So, ayan na guys, natapos na natin hiwain na maliliit ang ating beef. So, it's time to fry na rin ang ating patatas. So, meron tayong two medium potatoes. Alisin lang natin ng balat at hiwain natin into cube sizes, guys. Pagkatapos natin mahiwa ang ating patatas, guys, pwede na rin natin hiwain ang ating sibuyas. Yan, hiwain lang natin siya ng bite-sized pieces din, guys. Yan. Tapos, pagkatapos yung sibuyas naman at saka yung bawang. Siya nga pala, guys, at this time, nung niluluto ko to, guys, nawalan kami ng gas. So, makikita nyo, may portable gas range naman ako. Makikita nyo maya-maya. So, minsan, kailangan talaga, kasi dito sa Bahrain, guys, medyo matagal ang pag-deliver ng gas dito. Hindi kasi kami, hindi kami electric gas, electric stove ang gamit namin. Gas po ang gamit namin. So, ayan. So, pinapakita ko sa inyo, konting dahan-dahan lang po kasi para hindi po mahiwa ang inyong kamay. So, ayan guys, wala na kami ng gas that time. So, ayan, meron naman na comfortable na gas range. So, ipapray natin ang ating sibuyas. At pagkatapos natin ipray ang ating sibuyas, ipapray din natin ang ating patatas. So, lutuin lang natin ng konti yung ating sibuyas o isasabay na pala natin. Okay, sinabay ko na guys kasi para sabay siya maluto. At pagkatapos yan guys, ayan na, ipapry na natin. At pagkatapos na mapry yan guys, pwede na natin stir fry din ang ating bistek maya-maya dyan. So, hintayin lang natin ito na mag-golden brown at maluto siya. So, ang ating gas range, guys, hindi masyado mainit para hindi matusta ng masyado ang ating patatas. So, ayan. Nawalan talaga kami ng gas, guys, at bukas pa nila talaga di-deliver ang gas. So, after siguro mga 5 minutes, guys, eto na siya. At maya-maya, guys, makikita niya susunod na video, nilagay ko na lang yung beef at ito na ang ating beef steak, Tagalog style na tuyo. Yan, guys. Siya nga pala, guys. Nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa aking video. Araw-araw bumabalik kayo sa aking video at nanonood kayo sa aking channel. So, as I promise, guys, marami pa kayo makikita mga recipes na i-upload ko everyday. So, ito na ang ating bistik Tagalog, guys, na tuyo. Siya nga pala guys, kung bago ka pala sa aking channel, hi po, ako po si Belle Topic Guide. So, kung bago ka pa lang guys, please subscribe to my channel, nasa baba lang po yan. At katabi ng subscribe button guys, meron po siyang bell. I-push mo na rin yan guys. At kasi magagawa yan, mananotify ka everyday sa aking mga everyday upload. Kasi everyday nag-upload ako ng new video. At kung nagustuhan mo naman to guys, please like my video at share with your friends. Baka makatuloy tong recipe ko sa kanila at makagawa sila ng napakasimpleng dish. At kung gusto mo naman magpa-shoutout guys, please comment down below at isa-shoutout ko kayo sa aking daily, sa aking everyday, sa aking next video. Yun! So, thank you guys. Have a nice day and God bless. See you in my next video guys. Salamat po sa panonood. Stay healthy po. Bye! So guys, what are you waiting for? Subscribe na kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga luto at sa aking mga ganap at sa mga showbiz happening. So kapag nag-like na kayo, share nyo na rin at push the notification bell para kayo unang-una makakapanood ng aking video. So guys, what are you waiting for? Subscribe na! Subscribe na! Subscribe na! Bilis! 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 Para ma-update ko kayo agad! Sige na guys! Push mo na yan! Dali!
Friendship, nagbabalik po si Belle Tapigayde, ang addict na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you!